Si Roderick Paulate ay dating comedian, actor at TV host bago pumasok sa politika, kung saan naging konsyal ito sa lungsod ng Quezon City. Simula 2016 hanggang 2019 siya ay nahalala bilang isang konsihal. Nagkaroon ng maraming award naman ito nung kapanahunan niya sa showbiz. Binigyan ng pagkakataong makapaglingkod sa bayan. Nitong nakaraang araw nagulantang ang lahat ng mapabalitang makukulong ito dahil sa kinasasangkutang kaso na inihain sa Sandigang Bayan, at ito nga ay ang pagkakakulong dahil sa kasong pamimiki ng mga dokumento at pagkaroon ng mga ghost employees sa kanyang pamumuno. Hanggang 62 taong pagkakakulong ang ipinataw na parusa ng Sandigang Bayan kay dating Quezon City Councilor Roderick Paulate. Kaugnay ito ng pagkuha umuno niya ng tinatawag na ghost employees noong taong 2010. Guilty beyond reasonable doubt. Yan ang hatol ng Sandigan Bayan kay dating Quezon City Councilor at aktor na si Roderick Paulate para sa kasong graft. 8 counts ng falsification of public documents at 1 count ng falsification by a public officer. Kaugnay ito sa pagkuha di umano ng kanyang opisina noong 2010 ng 30 ghost employees o mga empleyadong sinasweldohan kahit hindi naman talaga nagtatrabaho sa kanyang opisina. Sa 130 pahinang desisyon ng anti-graft court nitong November 25, nakasaad na si Paulate mismo ang nagrekomendang i-hire ang 30 individual sa ilalim ng job contract. At tumanggap daw sila ng sahod mula Hulyo hanggang Disyembre 2010 kahit puno ng irregularidad ang kanilang mga personal data record. Sinusubukan naming makuha ang panig ni Paulate pero hindi pa siya sumasagot sa aming mga tawag. Pero nakasaad sa kanyang depensa, hindi raw siya tumanggap ng pera o nakinabang sa sahod ng mga job contractor na ito. Hindi rin daw totoong nagrekomenda siya ng mga peke empleyado at hindi rin daw siya nagpeke ng mga job order contract para makakobra ng mga sahod. Ang sabi niya, pumirma nga raw siya sa job order at inirekomenda ang mga tinukoy na individual pero bilang bahagi lamang umano ng hiring process. Inamin din niyang pumirma siya sa general payroll and certificate mula Hulyo hanggang Disyembre 2010 at nagtrabaho raw ang mga empleyadong ito ng 40 oras kada linggo. Pero hindi kinatigan ng anti-graft court ang mga argumentong ito ni Paulate. Bukod kay Paulate, hinatulan din ng courting guilty ang kanyang personal aide at driver na si Vicente Bahamunde na ayon sa prosekusyon ang siyang ginawa ni Paulating liaison officer at tagapirma para sa 30 ghost employee. Pinabulaanan ito ni Bahamunde at maging ni Paulate. Depensa ni Paulate, hindi kailanman gumawa ng office o paperwork ang kanyang driver. Para sa kasong graft, maharap si Paulate sa 6 hanggang 8 taong pagkakakulong at habang buhay na diskwalipikasyon sa paghawak ng posisyon sa gobyerno. 6 na buwan hanggang 6 na taong kulong naman ang parusa sa bawat count ng falsification of public documents. Samantala, dumako naman tayo sa kabilang news na kung saan ay tinatalakay ni Attorney Fanilo ang kaso ni suspended Bucor Chief Gerald Bantag sa DOJ na kung saan ay paglipat nito sa ombudsman na pinaplano ng pakampo ni Bantag. Panoorin natin ito. Kung sa DOJ, gagawin nila, ha? Mabilis pa sa alas 4 yan. Ay, ganun. Bakit? Kasi nga, yun nga ang naging problema. Alam mo, ako, I'm sad for them also. Kasi nagkamali sila ng ano dyan eh. Dapat kasi, pag ikay nag-iimbestiga, huwag ka nang magsalita. Nilinaw ngayon ng Bureau of Corrections o Bucor, ha, na nasa kamay na ng Department of Justice ang pagdidesisyon kung isasampa na ba ang reklamo laban kay Suspended Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag at iba pang opisyal kaugnay sa umunay maanuman niyang proyekto sa mga itinayong pasilidad ng Bucor sa Palawan at Davao. At matatandang ito ay nadiskubre ni Bucor OIC Gregorio Katapang Jr. na mayroong umanong katiwalian sa ipinapatay mga gusali dahil 65% pa lang ng proyekto ang natatapos, ngayon 95% na ng pondo ang nailabas na. Any thoughts on this, attorney? Well, kung yan ang kanyang findings, edi ko if he has basis, ni file niya. Pero usually, merong ano yan eh, you have to get the side muna ng head, mm-hmm. ng Bucor. Yeah. Kasi baka merong daylan. Merong daylan kung bakit hindi nagawa. At saan na nasan ba yung pera na iwan?
Mm-hmm. Pakinggan na muna natin yung side naman ng kabila. Mm-hmm. At sa kaugnay pa rin sa balitang ito, itong issue ito, attorney, kahapon, di ba, na talakay, itong isang araw, na talakay natin itong kaso niya. At ang bagong development ay gustong instead na sa DOJ, ay ilipat na lamang sa ombudsman yung magiging investigasyon nito. Sa kaso niya. Sabi ko nga nung kahapon, no, nung isang araw pa. Isang araw. Nahayaan niyo na yung kung ako kayo, for your goodness, for your good, Secretary Boying, ang tanong ko naman, ano mawawala sa'yo kung mag-inhibit ka, pinagdududahan ka na. Oo. At saka meron naman silang legal basis na sinasabi yung jurisdiction sa ombudsman. Mm-hmm. Eh, para ipakita mo na di ka interesado, bigay mo na yan. Mm-hmm. Sa ombudsman? Oo. Mm-hmm. At ang dami ng kaso ng DOJ. Mm-hmm. Ang daming kaso eh, di ba? Mm-hmm. Hindi mabuti, mawalan sila ng isa. Mm-hmm. At lahat naman talaga ng mga public official, kung mayroong mga kasong tulad ng ganito, ay mismo ombudsman, attorney. Oo, kasi maliwanag talaga. Mm-hmm. Ako, as a lawyer, klarong-klaro yung batas eh. Ang nakalagay kasi doon eh, the ombudsman shall investigate on each initiative or upon complaint of any person, any act or omission which is irregular, illegal, or inefficient. Ayun. Oh, klaro eh. Oo, liwanag. Sakop. Mm. Sakop ng batas na yun. Public official eh. Any act or omission eh. Na irregular, illegal, at inefficient. O ano pa bang, isa pa, may desisyon ng Korte Suprema doon sa Gregory Ong versus Sandigan Bayan na kahit na merong batas na sinasabi na ang primary jurisdiction ng ombudsman doon sa mga exclusive cases ng Sandigan Bayan, eh, ang saligang batas ang mas mataas doon eh. Mm-hmm. At hindi naman ini-exclude eh. Mm. So, kasi nga, very broad. Kaya bigay na. Mm-hmm. Kung ako kayo, bigay nyo na yan. Matapos na yan. Mm-hmm. Nagiging ano na rin eh. Sa tingin mo, attorney, gaano katagal pa bago ito matuldukan, itong kasong ito? Eh ako, I mean, kung sa DOJ, gagawin nila, mabilis pa sa alas 4 yan. Ah, ganun. Bakit? Bakit? Kasi nga, yun nga ang naging problema. Alam mo, ako, I'm sad for them also. Kasi, nagkamali sila ng ano dyan eh. Dapat kasi, pag ikay nag-iimbestiga, huwag ka nang magsalita kaugnay dun sa mga hakbang mo bilang isang departamento na makaka-impluensya o makaka-apekta dun sa gagawin mong investigasyon. Mm-hmm. Kasi magtatanim ka ng paghihinala doon sa iimbestihan mo. Mm-hmm. So, dapat lang tahimik ka lang eh. Mm-hmm. Nag-file lang pa. Kasi ang hindi ba, supposed to be, nag-imbestiga PNP. Uh-huh. Tsaka NBI. Mm-hmm. Nagbigay sila. Mag-file. O, papile namin yan. O, file kayo. Tahimik ka lang. Hiyaan mo na. O, imbestiga namin yan. So, ang sinasabi, ang sinasabi mo, attorney, kapag dito sa DOJ, eh, mabilis. Pero pagdating sa ombudsman, medyo may katagalan. Kukunti. Ganun ang process. Actually, hindi naman. In fairness, no? Ang hinahanap mo lang naman kasi probable cause. So, kahit na anong saan lugar yan mo ilagay, kung ang ebidensya mo klaro naman dyan na may probable cause, i-resolve mo na agad. Ayun. Kaya lang nagkakaroon ng delay. Kasi, halimbawa, ang nabasa ko doon sa payag ng mga abogado. Mm-hmm. Kaya sila hindi makasubmit, assuming na payag sila, ano? Payag sila na DOJ na. Eh, wala daw silang mga dokumento. Umihingi daw sila. Hindi pa nagbibigay. Paano mo nga naman? Mm-hmm. Bago ka magagawa ng counter affidavit o whatever, siyempre kailangan kompleto yung dokumento mo. Ayun. Oo, para hindi pa balik-balik at hindi pa lalo madidelay yung kaso. Kaya nadidelay, hindi dahil sa dinidelay. Kung inyong napanood ang video na ito, mag-comment lamang at magbigay opinion. I-comment lamang sa comment section sa ibaba ng video na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat and mabuhay po kayo. God bless.